Halimbawa, support kamusta kayo? At Max, pas magpunta rin yung pag-uusapan natin ng mga salita na lalaki sa'yo kapag mahal ka talaga. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang salita na lalaki sa'yo kapag mahal ka talaga is nagsasabi ng sorry. Yan ang unang sa mga salita na lalaki kay Spad. Kaya niyang humingi ng tawad sa'yo. Kaya niyang sabihing sorry. O kaya niyang i-message na sorry. Diba? Eh, mahal ka eh. Alam niyo mga King Spad, kapag ang isang lalaki tunay kang mahal, kahit mataas pa ang pride niyan, kahit mataas pa ang ego niyan, dahil sa pag-ibig, mananalo pa rin ang pag-ibig. At dahil doon, handa siyang magpakumbaba. Huwag ka lang mawala. At ang isang mga paraan ay ang humingi siya ng tawad sa iyo. Sa mga paraan, mag-sorry sa iyo. Kaya nagagawa niya yan. Kasi sa mga salita ng isang lalaki, kapag mahal ka talaga. Pero pag ang isang lalaki, sabihin nating mas lamang ang ego niya, mas lamang ang pride niya, kaysa sa pag-ibig niya. Dahilan kung bakit hindi siya humihingi ng tawad sa iyo. Tinitiis ka niya, siya pa ang may ganang di magparamdam. Pinababayaan ka, matigas masyado. Ay talaga namang ka-inspired mag-isip-isip ka. Dahil ang tunay na pag-ibig ay laging lamang kaysa sa pride. Totoo yan. Kaya ang isang lalaking tunay na umiibig sa'yo ay kaya niya magsalita ng sorry ka-inspired. At ang pangalawang salita ng lalaki ka-inspired kapag mahal ka talaga is gusto kong makilala ka ng pamilya ko. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired ang isa pinaka talaga namang siguradong masasabi o salita ng isang lalaki kapag mahal ka talaga is yung gusto kitang ipakilala sa pamilya ko o gusto kong makilala ka ng mga magulang ko. Gusto kong masabihin natin dalhin ka sa bahay namin. Diba? Halimbawa, bago pa lang kayo o kaya naman sabihin natin na sabihin natin hindi ka pakilala ng pamilya niya, papakilala ka. Alam nyo, napakalaking bagay niyang kay Spark kapag pinakilala ka niya sa pamilya niya. Ang ibig sabihin lang niya na mahal ka talaga niya. Totoo sa'yo at seryoso sa'yo. Diba? Walang halong abola, walang halong kalokohan, walang halong sabihin natin panluloko. Dahil kapag ang isang lalaki hindi seryoso sa'yo, kapag ang isang lalaki hindi totoo sa'yo, at niloko ka lang, malamang sa malamang hindi ka niya ipapakilala sa mga magulang niya. Kung ipakilala ka man, sigurado kasabwat yan. Lalo na kapag alam ng pamilya na may girlfriend na siya. Diba? Yung ibang pamilya kasi, yung ibang, ito sa totoo lang, real talk lang ha. Yung ibang pamilya, magulang, kamag-anak, kapatid, nangungonsinte rin eh. Totoo lang, yung iba lang ha, konti lang naman. Yung iba lang, nangungonsinte rin. Alam na nga na may girlfriend na yung anak niya, para bang kinukonsinte pa, okay lang na maraming shota yung anak niya. Okay lang na maraming jowa yung anak niya. Okay lang na may karelasyon pang iba yung anak niya. Diba? Hindi tama yung ganun. Kung ganun ka, may anak ka, tapos ganun ka, mali yan kayong supaya. Dapat pagsabihan mo yung anak mo. Talaga naman, pag ang isang lalaki ay pinakilala ka sa pamilya niya, ay mahal ka talaga niya. O yung mga salita niya ay ganyan, gusto ko napakalala sa mga magulang ko, gusto kitang dalhin sa bahay namin, kailan ka ba pwede, kailan ba kita pwedeng sabihin natin dalhin doon, para makilala ka nila, para mapalapit ka sa kanila. Kasi sigurado ako, matutuwa yun kapag nakilala ka. Proud sa'yo, di ba? Kings Pal, sa mga salita na lalaki, kapag mahal ka talaga. Naranasan mo na ba yan o hindi pa? At feeling mo ba malapit nang gawin niya ng boyfriend mo? O feeling mo malapit na yung salitain ng boyfriend mo sa'yo o ng partner mo? E napakaswerte mo. Kapag yan ang nabasa mo sa message niya, kapag yan ang narinig mo sa salita niya, ibig sabihin lang yan, mahal ka talaga niya. Kahit spot. At ang pangatlong salita ng lalaki kahit spot kapag mahal ka talaga, sinasabi niya palaging maganda ka. Yung pangatlo kahit spot. Alam niyo mga kinspart, kapag isang lalaki, mahal ka talaga, kahit ano pang itsura mo, talaga namang natadagdagan ng ganda mo para sa kanya, sa mga mata niya. Totoo yan. Kaya diba nga, sabi nila, may kasabihan, bulag daw ang pag-ibig o ang pag-ibig daw ay bulag. Diba? Nagiging totoo yan kapag ka ang isang tao ay totoong in love. Kiriya ko dyan, naniniwala ko dyan. So, totoo yan. Kaya nga diba, ito, papaalala ko sa inyo. Naalala nyo ba noon nung sobrang in love kayo sa boyfriend mo? Naalala mo ba noon nung sobrang in love ka sa partner mo? Tapos bigla kayo naghiwalay? Tapos biglang nawala na yung pag-ibig mo sa kanya, hindi ka na in love sa kanya. Biglang na-realize mo, iniyakan ko yun, hinabol ko yun, nagmakaawa ko dun,
minahal ko yun, kinabaliwan ko yun, yak, nakakadiri, di ba? Parang ano, natauhan ka na. Pero noon, hindi mo naiisip yan, kasi bulag nga ang pag-ibig. Mahal mo pa kasi siya noon. Eh ngayon, nahimasmasang ka na. Di mo na siya gusto, di mo na siya mahal. Parang didiri ka na, no? Parang ayaw mo na siya makita, no? Para ba nagsisisi ka, no? Nagsayang ka ng panahon, ano? Eh, ganun talaga. Kaya totoo yan. Love is blind. Kapag tunay ang pag-ibig, ganun yan ka-inspired. So, sa mga salita na lalaki ka-inspired, kapag siya ay tunay na nagmamahal sa'yo, kapag siya ay in love talaga sa'yo, napakaganda mo o maganda ka. Lagi niya sinasabi yan. Lagi mo naririnig yan. Palagi mo nababasa yan sa text o sa chat niya. At kahit LDR pa kayo, sa araw-araw ay sabihin nating madalas niyang masabi yan sa'yo. Kaya naman napakahalaga na dapat lagi ka rin magpaganda. Eh kay Inspired, kahit di naman ako magpaganda, sinasabihan niya ako maganda eh. Oo nga, kasi nga in love sa'yo, pero ayusin mo pa rin yung sarili mo. Porkat sinabihan ka lang na maganda ng asawa mo, sinabihan ka lang na maganda ng boyfriend mo, ng panliligaw mo, ng partner mo, di ka na mag-aayos. Kasi sabi niya, maganda ka naman daw. Huwag ka masyadong kampante. Maraming magaganda sa paligid mo, sa paligid niya, sa mundong ito. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Hindi lang ikaw ang maganda. Marami pang higit sa'yo. Real talk lang. Kaya naman talaga naman ka-inspired. Palagi kang mag-ayos. Para sa mga mata niya, ikaw lang ang number one. Sa mga mata niya, ikaw ang pinakamaganda. At sa mga mata niya, ikaw lang ang mahal niya. Ka-inspired. At ang pang-apat na salita ng lalaking inspired kapag mahal ka talaga is handa akong maghintay para sa'yo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Sabihin ng iba kay Inspired. Totoo ba yan? Kapag sinabi ng lalaki yan, eh mahal talaga ako. Siyempre naman, di ba? Eh siyempre, handa nga maghintay. Sino ba namang lalaking tanga na maghihintay sa isang babae hindi naman niya mahal? Eh malamang sa malamang, maglaro na lang ng video games yan. Malamang sa malamang, maghanap na lang ng iba yan, manligaw na lang ng iba yan. Malamang sa malamang, ay talaga mang di ka nakausapin yan. Pero dahil sa tunay ang pag-ibig at nararamdaman niya sa'yo, nasasabi niya yan. At karamihan ng mga nagsasabi niya, pinapatunayan talaga. Diba? Marami lang nangyaring ganyan eh. Pinatunayan nila dun sa babae na naghintay talaga sila. At nagtagumpay sila. Sapagkat nung mga panahon na handa na yung babae, ay naging sila na. At nauwi sa kasalan. At ngayon, yung iba nga, marami ng anak. Diba? Ganyan talaga. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay. Love is patient. Diba? Ang tunay na pag-ibig ay handang magtiis. Handang magsakripisyo. Handang talaga na mga ka-inspired. Umunawa. Kasi may mga babae kasi na hindi pa handa eh. May mga babae na hindi pa nila feel. May mga babae na hindi pa nakamove on. Hindi pa, may mga babae na hindi pa handang magmahal, pero may mga lalaki na handang maghintay. Yun yung mga lalaking mahal ka talaga. Kapag ikaw ay nakatanggap, nakaranas ng ganyan, sinabi sa'yo ng lalaki yan, sa message man o sa personal, sinabi niyang handa siyang maghintay para sa'yo, ay sigurado akong ka-inspired. Mataas ang interest niyan sa'yo. Malakas ang attraction niyan sa'yo. At malamang sa malamang ay mahal ka talaga niya, ka-inspired. At malamang salita ka-inspired ng isang lalaki kapag mahal ka talaga is ikaw ang gusto kong makasama pang habang buhay. Yan ang panimang ka-inspired. Siyempre naman, di ba? Sino ba namang hindi kikiligin pag ganyan? At totoo yan. Pag sinabi yan isang lalaki yan sa'yo, ay malaki yung posibilidad, porsyento na mahal ka talaga niya. Di ba? Iba naman kasi magsasabi ng ganyan kung di naman totoo. At kahit naman siguro yung mga manloloko, hindi rin masyado naiisip yung ganyang bagay. Eh, ba't di naiisip? Ba't hindi sinasabi? Eh kasi nga, hindi na pupang sa utak nila. Ba kasi hindi totoo. Ganun yan. Pero pag lalaki, totoo ang pag-ibig sa'yo, isa yan sa mga pumapasok sa isip niya. Yan ang pinagkaiba ng manloloko sa totoo. Yan ang pinagkaiba ng mga cheater sa tunay. Diba? Sila, hindi nila sinasabi yan kasi hindi yan pumapasok sa utak nila. Pero yung mga totoong lalaking nagmamahal sa'yo, yung isang lalaking tunay na umiibig sa'yo, isa yan sa pinakauna sa isip niya. Handa ka niya o gusto kanyang makasama pang habang buhay. So yung sa pinakatotoo ka-inspired, pag sinabi sa'yo ng isang lalaki yan, malaki ang porsyento, malaki ang posibilidad na totoo yan. So pagkat ka-inspired, isa yan sa mga tumatakbo sa isipan niya at gusto niyang maranasan para sa'yo at isa yan sa mga signs ng isang lalaki, salita ng isang lalaki na mahal ka talaga niya ka-inspired. At ang pang-aming salita ng lalaki ka-inspired kapag mahal ka talaga is sana hindi ka magbago. Yan ang pang-aming ka-inspired. Sabi nyo mga ka-inspired, kadalasan nang sabi niyan, mga galing talaga sa puso nila. Sana hindi ka magbago.
Kasi siguro naiisip niya, paano na lang? Naiisip na siguro yung advance siya mag-isip, advance. Naiisip niya, paano pag namatay yung araw na magsawa ka na sa kanya? Magsawa ka na sa partner mo, sa boyfriend mo, o sa asawa mo? Paano pag dumating ang panahon na ayaw mo sa kanya, na makita ka ng iba? Na maramdaman mo isang araw na hindi mo na siya mahal? Kaya sinasabi niya yan, sana hindi ka magbago. Bakit? Kasi mahal ka niya. Kasi kung hindi ka niya mahal, wala siyang pakialam kahit magbago ka. Kung hindi ka niya mahal, wala siyang pakialam kahit na hindi mo na siya mahal balang araw. Kapag hindi ka talaga niya mahal, wala talaga siyang pakialam kahit iwan mo siya balang araw. Wala siyang pakialam kahit magbago ka. Pero dahil ang isang lalaki mahal ka, bukod sa naiisip niyang hinaharap o ang future, na maaaring maging ganyan ka, ay sinasabi niya yun sa'yo. Ayaw niya kasing mangyari yun. Kaya nga diba, sana hindi ka magbago. Sapagkat isa yun sa mga pinakasalita ng lalaki inspired, kapag talagang mahal ka niya o tunay ang nararamdaman niya sa'yo. At ang pabitong salita ng lalaki inspired kapag mahal ka talaga is gusto kong marinig ang boses mo. Yung pabitong inspired at pinakahuli. Eh bakit naman ganyan ka inspired? At ang pasama sa listahan yan. Alam niyo mga inspired, syempre, meron dyan, medyo magkakalayo o LDR, long distance relationship. Okay naman, di man masyadong malayo, nakikita man, pero hindi pa rin magkasama. Halimbawa, di pa kasal, di pa mag-asawa. Basta magkalayo. Okay naman, magkasama nga, pero lagi na lang nasa trabaho yung isa. Diba? Patagal umuwi. Isa yun sa mga salita niya, gusto kong marinig ang boses. Hindi siya nasasapatan sa text. Hindi siya nasasapatan sa chat. Hindi siya nasasapatan sa message. Gusto niya sa call. O sa video call, o kung saan man, maririnig niya ang boses mo. Diba nga, yung iba nagre-request pa, ano ka man, voice record o voicemail, diba? Marinig ko man lang ang boss mo, o kung may oras ka, kung wala kang ginagawa, kung hindi ka busy, baka pwede naman, usap tayo sa call. Baka pwedeng tawagan kita, o ikaw ang tumawag sa akin. Baka pwedeng mag-usap tayo. Gusto na kitang makausap. Gusto kong marinig ang boses mo. Ibig sabihin nun, mahal ka talaga. Miss ka na niya. O talaga namang naiisip ka niya. Eh napaka-sweet naman, nakakilig naman pag ganun. Pag ganun na lalaki, pag bigyan mo, sigurado akong mahal ka niyan. Eh maswerte ka, ganyan ang partner mo sa'yo, yung ibang babae. Nanlilimos ng pagmamahal sa partner nila eh. Pero ikaw, ganyan partner mo sa'yo, palagahan mo. Baka magbago yan pag ikaw, di mo iningatan. Sa yun sa mga salita ng lalaki, kapag mahal ka talaga niya, sa yun sa mga palandaan, na tunay ang pag-ibig niya sa'yo, ka-inspire. So mga spread mo po, maraming salamat po mga spread sa pagtapos po ng vlog ito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nasubscribe, ay pasasama po mga spread, click na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-advise o magpa-coaching, pakimesh lang po ako sa aking Facebook, kayo po yung profile picture ko, pakichat lang po ako sa Messenger, at ako po mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming salamat mga spark. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be spark!